She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. Grabe ang hugot, ah. And now we come to the grand final. And it's over. Hello mga kumari, welcome back again to my channel. Ngayon ay magagawa na naman tayo ng another recipe. Ang dami kasing binigay sa akin na kamoting kahoy kagabi. So let's start mga kamamsi, gawin natin ang kamoting kahoy na pagsasamahin natin ang saging na saba. So let's start mga kamamsi, ang tawag siguro dito ay maruya na kasaba at saging. Etong ating mga ingredients sa ating gagawin na pinitpit na saging. Siyempre, ang ating saging na saba, kamoting kahoy na napakahaba, at oil. So, let's start mga kamamsi. Ilagan na natin ang saging muna na saba. Hindi ko ito lalagayin lahat-lahat mga kamamsi at napakarami. Ugasan na natin ito para madaling maluto. Habang nagdadadakdak ako, ay nagpakulo na kaagad ako ng tubig. So, ilalagay ko na lang, tamang-tama, medyo uminit na yung tubig ko, di ba? So, ilaga muna natin ang ating saging. And then, saka natin takpan. Tira ako kasi sayang naman kung hindi natin mauubos. So, balikan lang natin maya-maya kapag luto na yung saging natin na saba. Putulin natin yung matigas na bahagi. Laki, grabe. Dami kasing binigay sa akin na kamoting kahoy kagabi. Shout out sa nagbigay nito, salamat. Balatan natin. So, hugasan muna natin ito. Saka natin kiskisan. Laki ng kanilang kamoting kahoy, yung haba. Kudkurin na natin yung ating kamoting kahoy. Dito natin kudkurin sa napakaliliit. So, ganyan lang. Hindi ko ngayon pinutol kasi para maganda ang pagkakakutkod natin. So, ganito siya mga kamamsi. Oh. So, itutuloy ko lang ito ng pagkukudkod and then balikan ko kayo mamaya. So, ito na mga kamamsi. Tapos na natin gudgurin ng ating kamuting kahoy. So, pipigayin ko muna ito mga kamamsi. So, ayan. Full force talaga yan. Tapos na natin mapiga ang ating kamuting kahoy. So, iset aside natin yan at titingnan natin kung luto na yung ating saging. Okay na ito mga kamamsi, luto na ang ating saging. I-off na natin ating stove. Balatan na natin ating saging. Ah, mainit. Mainit yung saging. Aray ko. Tanggalin natin ito. Ito yung dulo ng saging. Gamit ang ating tinidor ay durugin natin yung ating saging. If ever na meron naman kayong pangmas ng saging, yung pangmas ng potato, pwedeng-pwede yun. Eh wala ako, di magtsaga tayo sa tinidor, ganun lang yun. Saka hinog na hinog yung saging na kunin nyo gaya nito. Hinog na hinog to, kaya no need na ng asukal kasi matamis na yan. So okay na to mga kamamsi, nadurog na natin yung ating saging, ayan o. Durog na, dun i-set aside natin, kaya tatrabahuhin natin yung ating kasaba. Buhaghagin na natin ang ating kamoting kahoy. Paghiwa-hiwalayin lang natin ito. So, ayan, i-set aside natin ito para makita nyo kung anong gagawin natin. Pasensya na kayo ha, mahaba yung gloves ko ha, maigsi yung kamay ko. Kuha tayo ng saging, depende sa inyo kalaki. And then, sakan natin, i-roll na ganyan. Ayan, pahabain. I-form na natin. Parang corn dog siya, ganyan. And then, saka natin i-set aside dyan muna. Para isang hawakan lang natin ng ating saging. Depende sa kalaki ng inyong gusto. Ayan. Tatapusin lang natin ito muna para isang hawakan lang ng ating saging. So, ito na mga kamamsi. Tapos na natin i-form ang ating saging. Babaluti naman natin ito ng ginudgod natin na kasaba or kamoting kahoy. Lagay nyo yung cellophane. Tapos ilagay nyo yung kamoting kahoy. Takpan natin ang cellophane. Then, i-roll lang natin yung ating baso. Ganyan lang. Kailangan manipis yung kamoting kahoy para maganda yung pagkakaluto. Crispy yung labas niya baga. Yan, ganyan lang. Oh. Panipisin nyo lang saka para hindi maaksaya sa kamoting kahoy. Ito, flattened na natin yan. I-open nyo to. And then, ikunin nyo yung saging.
And then ilalagay nyo dyan, pahabain ng konti, ayan. Tapos, i-roll na naman natin. Para hindi kayo nahihirapan, ayan o. O, tapos, yan na. O, tapos pisilin nyo dito. Pagpisil nyo yan, siyempre medyo kukurutin nyo yan ng konti kasi may sobra yan. So, ayan na yan. Tapos, tapos na. Ayan na yan o. Form na siya. Ganyanin nyo lang sa inyong dalawang palad. Pagkaganyan nyo yan, siyempre tatanggalin nyo yung dulo niyan. Kasi yan ang sobra ng kamuting kahoy. Pagkatanggal ng dulo, ganyanin nyo lang yan o. Diskartehan lang baga mga kamamsi. At saka ninyo, paikutin sa inyong mga palad gaya ng pagpapaikot niya sa iyo. Sabi ang hugot ha. Oh, yan na mga kamamsi, okay na. So ito na mga kamamsi, nabalot na natin ng kasabaw or ng kamuting kahoy ang ating saging. So start na tayong magprito. Buksan na natin ang ating stove, painitin na natin ang ating kawali. Then ilagay na rin natin ang ating oil. Lalagay ko isang packet. Hintayin lang natin medyo uminit ang ating oil. Medyo mainit na ang ating oil, so ilagay na natin ang ating ipapry na saging na with kasaba. Huwag nyo masyadong painitin na as in mainit na mainit yung inyong kawali para maiwasan ang pagkasunog kaagad, which is magiging hilaw yung loob. So, much better na ganyan. Saktong-eksakto yung init niya. Na hindi naman kaagad-agad masusunog yung ilalagay nyo na pripritohin. So, ganyan lang siya mga kamamsi. So, hintayin lang natin siya medyo pumula, then ilagay natin sa medium heat yung ating apoy. So, kapag nakita nyo medyo yellow na siya, pwede nyo na yan baligtarin. Ayan, dahan-dahan lang. Ayan. Para ma-equal. Pero kung marami naman kayong lulutuin, eh, mas maganda kung tubog sa mantika yung inyong pipritohin para madali siyang maluto. Eh, which is, hindi ko ito nilagyan na napakaraming mantika kasi nga, ito lang naman ang ating lulutuin, napakakunti lang. Gusto ko lang ipakita sa inyo kung paano. Pero pag maramihan, itubog nyo sa mantika para mas maganda yung outcome. Ikot-ikot nyo lang yan palagi para magkasabay na maluto yung magkabila. Medium heat lang to mga kamamsi, huwag niyong i-high heat. Lagay na natin din yung iba dito sa tabihan, no? Pwede yan. Para kasya, para isang lutuan na lang. Ayan. Diba? Ganda yung pagkakaluto. Timing. Nipisan nyo. Tingnan nyo yung nipis nyo. Ganyan lang. Manipis lang yan para hindi matigas kainin. Kasi pag kinapala nyo, matigas yan. Ikut-ikutin nyo lang mga kamamsi ko, ha? Yan ang ganda. Wow, ang ganda ng pagkakaluto, hindi siya bigla. Yan ang maganda ng pagkakaluto, hindi bigla. So, ito na mga kamamsi, luto na ang ating kasaban na with saging. Tanggalin na natin yung iba yung hindi pa. Yan. Medyo ganyan ninyo para tumili yung mantika. So, itusok na natin diretso. Ito na mga kamamsi, luto na lahat ang ating pinirito na saging na with kamoteng kahoy. So, off na natin ang ating stove and then tutuhugin na natin ito. Diretsuhan na ito mga kamamsi. Ayan. And then, patuloyin nyo. So, optional ito mga kamamsi kung gusto nyo lagyan pa ng asukal. Sa bagay, matamis na kasi yung ating saging. Pero, depende lang sa inyo kung gusto nyo lagyan ng asukal. Ang crispy niya. Ito na mga kumari, tapos ng ating pinirito na saging na with kasaba. So, tiki man tayo mga kamamsi. So, kainin na natin mga kamamsi. Ayan, o, diba? Siguradong luto yung saging kasi nilaga ko na yan. Sarap. Masarap siya, as in masarap siya. Para siyang minatamis ang lasa niya. Shout out kay Analisa Aranguez. Shout out to Pony Roger. Shout out to Chuchay Estorco. Shout out kay Cook TV. So sana magustuhan nyo ang shinare ko na naman sa inyo na recipe. Pwedeng-pwede nyo itong pang-negosyo recipe mga kamamsi. If you like this video, give me a thumbs up. Subscribe to my channel. And tap the bell for more updates. Thank you po.